Hi guys! Welcome back po sa aking YouTube channel. Kamusta po kayong lahat? Ako nga po pala si Maricar at dito po sa aking channel ay nagre-review ako ng mga application na pwede nyo pong pagkakitaan gamit lamang po ang inyong cellphone at wala po kayong inilalabas na puhunan. Kaya kung interested po kayo sa aking mga video, pwede nyo pong i-hit ang subscribe button, i-like nyo na rin po itong video, pwede nyo rin po itong i-share sa inyong mga social media account and also, huwag niyo pong kalimutan i-hit ang notification bell para lagi po kayong updated sa mga bago kong videos. So ayun guys, without further ado, let's go to the videos. Hi guys! Welcome back again to my YouTube channel. So for today's video, magbibigay lamang po tayo ng review update about po dito kay Wepointz kung still paying pa rin po siya hanggang ngayon. So ito pong si Wepointz ay isa sa mga earning application na kung saan nakapag-payout na po ako at nakareceive na po ako ng proof of payment. Ito nga po pala yung kanyang logo sa Google Play Store. Ito po ay meron ng 4.8 stars, 6,000 reviews, and 100,000 download po. Dito guys, nakabukas naman po yung kanilang ratings and reviews, nakapublic naman po, kaya pwede nyo pong basahin yung feedback ng ibang user na nakagamit na po nitong application na ito. Tandaan nyo po na hindi po tayo pwedeng magbase sa mga feedback ng ibang user kasi iba-iba naman po tayo ng experience sa mga earning application na nasusubukan po natin. Ito nga po palang si Wepointz ay isa sa mga earning application na kung saan ang developer din po ay sina DigiWards, CoinFlix, Lovely Plants. So ito pong apat na to ay same lang din ng developer. Kung sino yung nagbabayad sa'yo dun sa isang earning application, yun din po yung magbabayad sa'yo sa iba pa pong earning application. So dito, iisa lang po yung magbabayad sa'yo dito. And dito guys, kapag naka-receive ka po ng text message, halimbawa kung Gcash po yung gagamitin yung payment method, wala pong naka-indicate dun sa text message na marireceive nyo kapag pumasok na sa Gcash nyo, wala pong nakalagay dun na galing po siya kay Wepointz, kay DigiWards, kay CoinFlix, or kay Lovely Plants po. Basta may nakalagay lang dun na pangalan ng... Basta may pangalan na nakalagay doon, tapos yun yung nag-send sa'yo ng money. Pero yun po yung nagbabayad kahit wala po nakalagay na naka-indicate siya galing sa application na si Wepointz, yun po talaga yung nagbabayad dito. So, pag PayPal naman po yung gagamitin yung payment method, meron po kayong marireceive na email na ayun na nga, may nag-send out po sa inyo ng ganitong amount ng money na kung saan galing po kay Wepointz. Pero kapag DigiWards po yung gagamitin yung payment method, wala po kayong makikita dun sa text message na nang galing po yung payment na yun doon po sa application na si Wepointz. So about this app, ipapakita ko din po pala sa inyo na ito, na-release po ito noong September 9, 2022 pa po. At yung last update po nito ay nito lang pong February 2, 2023. Ito po ay meron ng 100,000 downloads. So papakita ko sa inyo kung paano kayo kikita dito para po sa mga first time user po nitong application na ito. Kung gusto nyo pong makareceive ng libreng 1,000 points, since ang iniipon po natin dito ay points, at yung points po na yun yung pwede po nating ipampalit sa pera, pag nakapaglagay po kayo ng invitation code, dito po sa may pinakang homepage, may nakalagay po dyan na enter invitation code. Dito sa pinakang baba nyo makikita yon to receive 1,000 points. Kapag naglagay po kayo doon ng invitation code, makaka-receive po kayo ng libreng 1,000 points kahit bagong user pa lang po kayo nitong application. So dito guys, kailangan po na mag-login tayo ng ating Google account bago po natin ito gamitan kasi required po iyon. And also dito po pala, halimbawa kung magtaka kayo na hindi nyo na mabuksan yung account nyo or parang na-terminate or na-block yung account nyo dahil po yon sa mga cheating behavior. Kasi dito guys, medyo ano sila dito, strict po sila pagdating sa mga ganitong earning application. Kasi kung mahulihan po nila kayo na nagdadaya kayo dito sa app para mas lumaki yung inyong points, ano na po yan, automatic po, madidelete na po yan ng developer or mabablock na po yung account po ninyo. So, yung mga cheating behaviors po dito, katulad na lamang po ng gumagawa kayo ng madaming account na kayo lang din naman yung may-ari para lang magamit yung pinakang main invitation nyo. Bawal po yun. Tsaka yung mga
auto-click tools na kung saan kahit hindi nyo nilalaro itong application, kumikita pa rin po kayo ng points gamit po yung auto-click tools na yun. Basta yun po yung cheating behavior na pinagbabawal po dito sa application na ito para hindi po ma-terminate yung account natin. So dito guys, madami po tayong pwedeng pagpilian as a ways of earnings para maka-earn po tayo ng points. Uunahin na po natin yung kanilang pinahang main ways of earnings kung saan ito po ay isang laro na dito na sa app, hindi mo na kailangan siyang i-download. Ginagamitan po pala ito ng tickets bawat game na gagawin natin dito. And dito guys, make sure na kayo yung manalo sa kalaban nyo kasi meron po kayo makakalaban dito, pataasan kayo ng score. Kung sinong may yung may pinakamas mataas na score dito sa game pagkatapos po ng 60 seconds, siya po yung makaka-receive ng mas malaking points. So dito guys, saan nga ba tayo kukuha ng tickets? So nandito po yan. Dito nyo nga po pala makikita yung tickets. Ayan, kung gusto nyo pong madagdagan yung tickets na nandyan, i-click nyo lang po yung plus sign. Then, mamimili po kayo. Yung sa pangalawa, pwede na natin siyang maklaim ng libre. I-click nyo lang yung free. Tatlong tickets po yung binibigay sa inyo dito. And then, dito guys, pag natapos po yung countdown, pwede na po ulit tayo makareceive ng another 3 tickets. Hintayin nyo lang po matapos yung oras. Bale, 1 hour po yung kailangang lumipas bago po ninyo makuha ulit yung libreng 3 tickets na pinamimigay nila. Then, yung second naman po is pwede po kayong manood ng video ads. Sa isang video advertisement po ay isang tickets po yung halaga nun. So, yung mga video advertisement po na papanoorin nyo dito, mga nasa 30 seconds po pababa yung haba po ng video advertisement po na yun. So, kumbaga sa mga video ads kasi na nagpa-pop up or kinakailangan panoorin dito, dyan din kasi kumikita ng income yung developer. Hindi naman po kasi pwede na tayo lang yung kumita dito. Kumbaga, ito po ay give and take po. So, magbabayad sila sa atin, tapos sila naman kumikita sa atin sa pamamagitan ng pinapanood nating mga video advertisement. So, ito na po si Space Shooter. Click lang natin to. Meron po kayong 60 seconds para laruin po ito. Isang tickets kada game. And then dito guys, kailangan mas mataas po yung score nyo sa kalaban nyo. I-click nyo lang po yung find opponent. Madali lang naman yung game nila dito. Ayan, papatamaan mo lang yan na. Yan, para ka nasa space. Tapos babaril mo lang yung mga bato-bato na yan. And make sure na dapat hindi ka matamaan ng mga yan kasi mababawasan po yung score nyo. So kapag nabawasan yung score nyo, posibleng manalo po yung kalaban nyo dito. Mas, yung kulay pula po, medyo matagal siyang mawala. Ayan, matagal siyang mamatay yung ating, tawag doon yung kulay red na stone. Yan. So, pag natapos na yung timer, dun pa lang kayo makaka-receive ng points dito. Depende yan kung kayo pa yung mananalo sa kalaban nyo. Yan po. Mas mataas po yung makukuha nyong score kung yung pula po yung babarilin po natin dito. Yung patatamaan po ng ating space. So, ayan na po. Malapit na po tayo. Nasa 7 seconds na lang yung ating oras na natitira dito. Ayan. So, okay na. 434 po yung score natin. Titingnan po natin yung score ng kalaban natin. Okay, nasa 616 po yung score ng kalaban natin. So, 5 points lang po yung nakuha natin. Pero kung tayo mananalo, pwede po tayong kumita ng up to 20 points nga po. So, i-click nyo lang yung home. Then, may magpa-pop up po dyan na video advertisement na kung saan pwede naman po nating ma-skip kapag may lumabas na arrow dyan sa taas or X nga po. So, i-click lang po natin to. Wait lang natin yung video ads. Nilagyan ko lang yan ng blur para hindi po tayo tawag doon makapiright. Next naman po na ways of earnings dito po sa playtime. Ito recommended ko din po ito na gamitin nyo para kumita po kayo ng points. Kasi dito guys, kung mahilig po kayo talaga sa mga game, pwedeng-pwede po ito sa inyo. Kasi meron po dito mga naka-featured na game na connected po dito kay Wepointz na kailangan nyo pong i-download sa Google Play Store. I-click nyo lang yung play now, tapos pupunta po kayo sa Google Play Store, install nyo lang. Tapos dito, habang nilalaro nyo po itong game na ito, kung anong pinili nyo dito, per level po, is pwede po kayong kumita ng points dito. Kada nare-reach nyo po yung level,
is kikita po kayo ng points. And take note, kung halimbawa itong yung lumabas sa akin, Tile Master po. Kailangan na nakabukas po yung data natin habang nilalaro po natin tong si Tile Master. Para yung mga points na kinikita natin per level is automatic po napapasok po sa ating points balance dito kay Wepointz nga po. Next naman natin na ways of earnings, ito naman pong si Top Time. Ito na, pangatlong ways of earnings na po ito. Andito meron po mga hot offers dyan na kung saan dito mga third party game application lang din po ito. So more on games po ito. Ayan. Meron din po ditong mga application na kung saan dito guys, ang gagawin nyo lang, meron po silang mga task na ipagagawa sa inyo dito. Kapag nakompleto nyo po yung task, marireceive nyo po yung points na ibibigay nila sa inyo dito. So, halimbawa, ito, dito tayo sa pinakamataas. Ang pwede nating makuha is 17,649. So, para malaman natin kung anong gagawin natin para makuha natin yan, i-click nyo lang to. And then, andito po yung gagawin nyo dito. So, yan po yung gagawin nyo ditong task para makompleto nyo po yung 17,280 para pumasok po yan sa inyong points balance or 17,649 nga po. Pero kung gusto nyo, kasi depende po kasi yung level dito, medyo mahirap po kasing gawing task yung mga malalaking points yung binibigay. So, kung ayaw nyo ng medyo matag doon, mahirap na mga task, piliin nyo yung mga maliliit lang na points ang ibibigay sa inyo para madali nyo lang maklaim yung mga points nga po or magawa yung mga task. Next naman po, dito naman po tayo sa OK Spin. Click natin yan. Dito po sa OK Spin, kailangan nyo lamang pong maglaro dito ng mga ilang seconds para makareceive po kayo ng points dito. Ang pwede nyo pong makuha dito is points. Ikiklik nyo lang yung go para umikot po yan. Next naman po natin, dito naman, sa makikita nyo dyan sa GSP, dito madami kayong pwedeng gawin. Dito sa daily task, is mga third party game application din na may kung saan mayroong mga task na nakalagay dyan. Kapag nakompleto nyo yun, makakareceive po kayo. Pero dito, instead na points po yung pwede nating makuha, GSP po yung iniipon natin. At yung GSP na yon, yun po yung pwede nating i-convert sa points balance sa pwede pong pumunta or makapasok sa acting points nga po. Mas madaming GSP, mas malaki po ang points sa pwede po nating ma-i-convert. So, andito din po sa taas yung another ways of earnings para maka-earn po kayo ng mas madaming GSP. Next naman po, dito naman po tayo sa task. Dito, merong IET Studio and AdGem. Dito po tayo sa unang task. Ayan, madami po tayong ways of earnings nga po na pwedeng pagpilian. So, dito naman po, another third-party game application lang din po ito na may task din po na nakalagay, may instruction kung saan kapag nakompleto nyo din po yung mga task or instruction na yun, marireceive nyo din po yung amount ng points na ibibigay nila sa inyo dito. Take note na malalaki din po yung pinapamigay sa inyo na points dito kapag nakompleto nyo yung mga task. And kung makikita nyo, may nakalagay na hard. Ibig sabihin, yan po yung level ng game or task na gagawin natin. Kung hard, ibig sabihin, hindi ganun kadaling makuha yung or makompleto yung mga task. Pag easy naman, ayan, basic lang pero mababa yung amount ng points na pwede nating makuha. Next naman natin, dito naman po tayo sa AdGem naman po tayo. Open natin. Ayan po. Dito naman, meron din pong mga application dito. Yung karamihan po dito is game. Ang gagawin lang natin, halimbawa ito. Ito yung pipili natin. Pwede tayong makareceive ng 3,000 or Candy Crush. Dito sa Candy Crush, 840 points yung pwede nating makuha dito. Ang gagawin nyo lang, click nyo lang yan. Tapos dito, nakalagay, para makuha natin yung 840 points na yon, kailangan lang nating i-download ito. Ayun, click nyo lang yan, tapos madadirect kayo sa Google Play Store, download nyo lang si Candy Crush Saga. Then, ang gagawin nyo, lalaruin nyo lang yon at hanggang level 20, kapag na-complete nyo yung level 20 dun sa Candy Crush Saga na yon, may papasok po na 840 points sa ating points balance dito. So, ganun din po, mga task lang din or mga instruction. Pero mas madali po dito kay AdGem gawin yung mga task na nandito. Kasi mga level-level lang naman yung gagawin nyo. Kailangan nyo lang i-reach yung level ng bawat game na i-download nyo dito para makuha nyo nga po yung points balance. Next naman, kung mahilig po kayo sa survey, meron po ditong tatlong
klaseng survey. At dyan po sa tatlong klaseng survey na yan, isa na po dyan si CPX, si Paul Fish, at si Wana Ads. Dito po sa loob ng isang survey, madami po tayong survey na pwedeng sagutan dyan, na kung saan malalaki din po yung mga points na ibibigay po nila sa atin. Usually, yung mga survey po nila dito or yung mga questionnaire nila is madali lang naman sagutan kasi basic lang yung mga tanong. Ang common na tinatanong nila kung ilang taon ka na, ano yung mga favorite things mo, yung mga ganun po. Next naman dito, meron kayong makikita sa pinakambaba, may makikita kayong free games. Dito daw po kasi, meron po ditong mga games na kung saan hindi nyo na daw kailangan pang i-install. Pero dito guys, may nakalagay po na note na wala naman tayong kikitaing points dito, kaya hindi ko na siya i-recommend sa inyo as a ways of earnings dahil wala naman po tayong kikitaing points dyan. Next naman, kung naghahanap nga po kayo ng iba pa pong earning application na kaparehas lang ni Wepointz, ito nga po, yun din yung pinakita ko sa inyo kanina kasi naka-feature din po yun dito kay Wepointz. Click natin yung open, tapos makikita nyo na nandyan po si Coinflix, DigiWards, and Lovely Plants po. So next naman natin, meron pa po ditong another ways of earnings which is optional dahil pwede pa rin naman po kayo makapag-payout kahit wala po kayo na-invite. Yun po ang pag-i-invite nga po. So i-click natin tong parang speaker. Ayan, or megaphone ba yan? Meron po tayong referral code dito. Ang pwede po natin kitain, each person or each friend na may invite natin at gagamit po ng ating referral code is 500 points po yung pwede natin kitain. Pero, pwede pa rin po tayong makareceive ng 20% commission para po sa mga task na makokompleto po ng gumamit ng ating referral code. So, pwede po nating i-promote si Wepointz sa ating mga social media account para naman po, pag nakita nila yung post natin dito kay Wepointz, pwede po nilang i-download ito dun sa link na ibibigay natin at gagamitin po nila yung ating referral code. So, i-click nyo lang yung share, and then, share nyo lang yung link nito sa inyong mga social media account para i-direct na lang nila, click na lang nila yung link, tapos madadownload na po nila si Wepointz. So, yung referral code nga po na ito ay mailalagay po natin. So, kailangan lang nilang ilagay dito sa may homepage. Basta dito sa pinakambaba may nakalagay dyan. Kapag nilagay nyo yung referral code or nakapaglagay kayo ng referral code doon, meron kayong ma-receive na 1,000 points. So, next naman po natin, kapag meron na po tayong sapat na points, so ako ay meron na pong 51,285 points. At para sa mga nagtatanong, kung ilang araw ko ba naipon or ilang linggo ko naipon yung 51,285 points na yan, so akin, inabot po ako ng 1 month. Kasi yung mga ganito pong free earning application ay hindi po ganun talaga madaling kumita ng pera. Kailangan nyo po talaga itong pagtiyagaan at gumawa po kayo ng mga tawag doon. Kailangan nyo diskartehan kung paano nyo mapapalaki yung mga points dito. Basta wag lang kayo magdadaya dito para hindi po ma-terminate yung account natin. Kasi ang mga free earning application, pang extra money or extra income lang po talaga yan. Hindi po natin pwedeng mag-expect tayo ng sobrang taas na pagka-download natin is bibigyan na tayo or makakapag-payout na tayo agad-agad ng sobrang laking pera. Kasi yung mga nag-o-offer po ng mga earning application ng malaking amount ng pera sa sobrang bilis sa paraan na paglalaro nyo or paggamit nyo doon sa app, karamihan po sa mga yon ay mga fake earning app na kung saan hindi talaga kayo mababayaran. Kikita lang sila sa mga video advertisement na napapanood nyo doon sa application na ginawa nila. Kasi madami din po ang nagkalat ng mga fake earning application sa panahon ngayon. So guys, dito kapag mag-withdraw po tayo, nandito po natin yung makikita sa pinakantaas. May wallet po dyan, yun yung pipindutin natin. So dito meron po tayong tatlong payment method. Unang-una ay Gcash. Dito po sa Gcash, ang pinakamababang amount dito ay 50 pesos po. At yung points na kailangan nyong ipunin ay nasa 12,500 points. So para sa akin, kung halimbawa nagtatanong kayo kung ilang araw to pwedeng maipon yung 50 pesos, kapag masipag kayo dito, nasa 1 week kaya nyo nang ipunin yung 50 pesos na yan. So sunod naman po ay 25,000 points na kung saan 100 pesos po. Meron din po 250 pesos na 62,500 points yung kailangan. At 500 pesos naman po para sa 125,000 points. Dito guys, kung i-withdraw nyo yung or gagamitin yung payment method si Gcash, ang kailangan lang naman dito is cellphone number na ginamit natin sa ating Gcash account, tsaka yung pangalan po natin. So guys, kung wala po tayong Gcash account, kailangan verified po pala dito yung Gcash account natin kung gagamitin nyo natin yung na payment method. And kung wala ka naman Gcash account, pwede mo naman gamitin yung Gcash account ng
family members mo, pwede naman po iyon. Or kung pwede ka naman gumawa na lang ng Gcash account tapos i-verified mo, madali na lang din naman yon kasi madami nagtuturo sa YouTube. So next naman po natin, dito naman po tayo sa prepaid load. Ayan. Sa prepaid load po, ang pinakamababa ay 20 pesos. Kahit ano pong cellphone number is available po dito. 5,000 points lang naman yung hinihingi para sa 20 pesos. So next naman, merong 50 pesos, 100, 250, and 500 pesos din po na pinaka-maximum para po sa prepaid load dito. Next naman, ito yung pinakang gusto ko ngayon na hindi ko na-try dati. Kasi dati yung ginagamit kong payment method talaga is Gcash. Pero ngayon ko lang talaga nalaman na pag PayPal po yung ginamit nyo as a payment method, mas malaki yung makukuha nyo na money at mas maliit yung points na kailangan nyong ipunin. Kasi dito guys, yung pinakamababa dito is 20,000 pesos or $2. So kapag kinonvert natin yung $2 na yan, nasa 100 pesos plus na po yan. Kasi yung dollars po ay nasa 55 or 54 pesos. So basta yung $2, halimbawa nasa 100 pesos po yan. Dito sa 100 pesos dito na $2 is 20,000 points lang yung kailangan nating ipunin. Kasi po dito sa Gcash na 25,000 points yung kailangan mong ipunin para maka-payout ka ng 100 pesos. So dito lamang ng 5,000 points yung dito sa Gcash na worth 100 pesos. Kung dito naman po sa $5 na katumbas lang din ng 250 pesos, dito 62,500. Kumpara dito sa PayPal na mas mababa, 50,000 pesos, ay 50,000 points po yung nandyan. Wait nga. So ayan, nalito na tayo. Yung 250 pesos po na halaga para dito sa PayPal natin, 1,000 points lang yung kailangan nating ipunin. Diba, mas mababa po yung points na kailangan nyong ipunin para po sa PayPal. Next naman po natin, para po sa 500 pesos na maximum dito sa Gcash, na kung saan ang katumbas naman niya dito kay PayPal is $10. Dito naman po, 100,000 points lang po yung kailangan nating ipunin para makapag-payout po tayo ng 500 pesos. Kumpara po dito sa Gcash na kailangan nyo pang mag-ipon ng 125,000 points nga po. So next naman, meron din po si PayPal na pinaka maximum. Ayan, meron po dito mas mataas, meron $20 na nasa 1,000 pesos po yan. At saka yung palitan po ng dollars, syempre hindi na po 50 pesos. So yung $20, i-times mo sa 54 kasi yung value ng dollars ngayon is nasa 54. Mga nasa 1,000 plus po yung marireceive nyo. 200,000 points po yan. At yung pinaka maximum na $25 po or mga nasa 1,250 or nasa 1,300 plus is 250,000 points. So ang ilalagay po natin na information dito ay email address po or yung Google account na ginamit natin sa paggawa po ng PayPal account natin. So kung wala po kayong PayPal account, is pwede din po kayong manood ng tutorial sa YouTube kung paano gumawa at mag-verify ng ating PayPal account. Kasi nga po dito, onti lang yung points na kailangan mong ipunin para makapag-payout ka ng pera dito kesa po sa Gcash nga po. So ngayon, magpe-payout po ako ng $5 or 250 pesos. Ito po yung 50,000 points. Ikiklik ko lang yan. And then dito guys, nakalagay na po or nakasave na po yung aking email address. Ikiklik ko na lang yung redeem. Tapos click natin yung yes. Dito ang kagandahan po sa pagpe-payout nyo dito, mabilis lang sila magbayad. Kumbaga, aabutin lang po ng 3 business days. Not counted ang weekends and holidays nga po dito. Tsaka dito guys, ang pagpe-payout po pala dito may limit na kumbaga sa isang araw, isang beses lang po tayo pwede makapag-withdraw. And syempre, ipapakita ko po sa inyo yung aking record history ng mga na-payout ko po dito at bibilangan natin kung ilang beses na ako nakapag-payout at kung magkano na po lahat ng na-payout ko dito. So, nandito po yung aking my redemption. Andito po yung pinakang last na payout ko po dito na naka-receive ako ng payment. Sa PayPal din po ito. PayPal din po yung ginamit ko dito. March 19 po ito, 2023. $2 po iyan. Meron din pong another $2. PayPal din po ito. Then ito, sa Gcash naman po itong 250. Ayan. So, ito muna. Tanggalin natin to sa PayPal. Ito. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16,
Okay, 16 times na po ako nakapag-payout po dito. So, meron po dito nag-failed kasi nag-error po yung aking ano dito, yung Gcash information ko na mali, na mali po. Pinaltan ko po kasi yung Gcash information ko tapos na mali yung nailagay ko. Ngayon ko nung nalaman ko na lang nung nag-failed yung aking payment dito. So, ayan po, bibilangin natin kung magkano lahat 'yan. 50, 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1,000, 1,250 plus itong $2 na nagkakahalagang $100. $1,250 plus $2, $2, $1,450 po ito. So, kasama po yung ating, isasama po natin yung na-payout po natin ngayon na $5. Kung dadating po iyon, hintayin ko na lang din dumating yon bago ko ito i-upload para isahan na lang po. So, yung $5 is nasa $250. So, nasa $1,700 kasi $1,450 plus $250 ay nasa $1,700 po. So, bali $1,700 na po yung kinita ko dito sa application na ito. So, yun po mga bali. 1 year na po akong gumagamit itong application na ito. Kaya medyo malaki-laki na din po yung kinikita ko dito. So, ayun guys, kung gusto nyo itong pagkakitaan, ilalagay ko na lang po yung link nito dyan sa description box. And dito ko na tinatapos tong video na to. And thank you for watching.